na ito, magluluto po tayo ng isa sa pinaka most requested na putahe sa aking YouTube channel. Marami pong nag-aabang nito at marami pong nag-message sa akin, marami pong nag-comment na itry ko pong i-share sa inyo ang aking version ng mixed seafood gambas. So FYI lang po, ang gambas pong ibig pong sabihin niya sa Spanish is hipon or prawn or shrimp. Kaya po huwag po kayong magkamali, baka isipin niyo po pag sinabi pong gambas, yan po'y uri ng pagluluto. Nagkakamali po kayo doon. So ngayon po alam niyo na po ang ibig sabihin ng gambas. Huwag na po nating patagalin to, mga tropa kids. Pasok na po tayo sa aking kusina at umpisa na po natin ang pagluluto ng mixed seafood gambas. Hello mga Tropa Kids, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Magluluto po tayo ng mixed seafood gambas. At yung ating mga ingredients po ay medium shrimp or hipon. Gagamitin po tayo ng medium squid cut into crosswise. Gagamitin po tayo ng minced garlic and minced ginger. Sliced onion. Oyster sauce. Gagamitin po tayo ng chili flakes powder. Carrot cut into julienne cut. Gagamitin po tayo ng fresh mushroom. Optional lang po yan mga tropa kids. Kung wala po yan, okay lang din po. Gagamitin po tayo ng red bell pepper. Cut into julienne cut. Gagamitin po tayo ng siling pansigang. Optional lang yan mga tropa kids. Kung wala po yan, okay lang din po. Gagamitin po tayo ng onion leek. Yan naman po gagamitin natin pang garnish po pag naluto na po yung ating mixed seafood gambas. At gagamitin po tayo ng mix salt and pepper na akin na po pinaghalo. And lastly, gagamit po tayo ng sugar. Substitute po natin yan sa MSG. So after po na ma-prepare po natin yung mga ingredients, mag-start na po tayo mga tropa kids. Unang-una, mag-init lang po tayo ng kawali. Ilagay na po natin yung ating butter. As a golden rule po sa pagluluto, paulit-ulit ko pong sinasabi na kailangan po wag po masyadong mainit yung ating kawali para hindi po masunog yung ating butter. Kasi pag nasunog po yan, magkakaroon po siya ng pakla na lasa. Isunod po natin yung bawang or minced garlic. Kailangan po hindi rin po siya masunog mga tropa kids. Alalayan nyo lang din po. Kailangan po hindi rin po siya mainit. Isunod po natin yung ating minced ginger o yung tinadtad na luya. Ang trabaho naman po niyan mga tropa kids, yan po yung magtatanggal ng lansa lalo na po sa mga seafood. Isunod na po natin yung ating sibuyas o yung ating sliced onion. Continue lang po natin sa pag-i-stir. Huwag nyo po skip. Ito po yung pinaka-importante sa lahat po ng pagluluto, yung pagigisa. Ang purpose po pala ng pagigisa ay para i-extract po yung lahat po ng mga aroma ng lahat po ng magkakasunod po ng mga ingredients. Pag yan po ay hinalo sa mainit na mantika, yan po yung trabaho ng mantika para i-extract po yung aroma ng lahat po ng mga spices na yan. Yan po yung tatlo na yan is very powerful po pagdating po sa culinary. So continue lang po natin yung pag-i-stir at hintayin po natin na mag-translucent po yung ating onion bago po natin ilagay ang susunod nating ingredients. So this time po, ilagay na po natin yung ating shrimp o yung ating hipon. Continue lang po sa pag-i-stir. Hintayin po natin na mag-iba po yung kulay ng ating hipon. Actually po, itong putahe po na to is very easy at napakadali lang po lutuin. Siguro po, kung tama lang po yung apoy nyo, siguro mga
2 to 3 minutes, maluluto nyo na po itong menu na ito. So, kung inyo po nasusubaybayan, tinignan nyo po yung aking paggagawa dito at pagluluto. Inabot po ako ng how many minutes sa aking pagtansya? Almost 4 to 5 minutes dahil medyo mahina po yung aking kalan. Kasi po yung aming ginagamit dito is plate. Unlike po sa mga bahay natin o sa mga restaurant, mostly po yung ginagamit nila is flame. Kaya makokontrol po nila yung init. Unlike po dito sa amin, bawal po kasi gamitin yung LPG po rito sa barko. Mostly po yung ginagamit namin dito is electric. Yan, katulad po nito. Kaya hindi po siya masyadong mainit. So, hintayin na lang po natin na medyo mag-pink or yellow. Ano po bang kulay niyan? Pasensya na po kayo mga tropa kids kasi colorblind po ako. Siguro, hintayin na lang natin na mag-iba po yung kulay. So, baliktarin na lang po natin. Tiyagaan po natin kasi hindi po kasi ganun kainit yung aking plate as I said before. So, after po nito na medyo okay na po yung kulay ng ating hipon, that's the time po na ilagay na po natin yung ating squid or yung ating pusit. Continue na po sa pag-i-steer at alalayan na po natin yung hipon kasi baka po mag-iwa-hiwalay po yung laman tsaka yung ulo niya pag nasubrahan po natin ng paghahalo. Kaya medyo alalay lang po tayo sa paghalo nitong ating hipon. Isunod na po natin yung ating oyster sauce. Ito po yung magbibigay sa kanya ng additional flavor para maging complete po yung ating mixed seafood gambas para magkaroon po siya ng oyster o talaba. Yan po yung tawag ng oyster sa Tagalog, talaba. So, after po na malagay natin yung ating oyster sauce, isunod na po natin yung ating pinaghalong asin at paminta. Pinch lang po kasi medyo maalat na po yung oyster sauce. Baka masubrahan naman po at umalat po yung ating niluluto. Isunod po natin yung ating julienne cut na carrots. Dito po sa later part na po, magkakasunod na po yan. Ito po, ilagay na po natin yung ating mushroom. As I said before, sa una po sa aking entry na optional lang po yan. Kasi po, may kamahalan din po yung mushroom sa atin. Isunod na po natin yung ating red bell pepper. Yan po yung may bibigay sa kanya ng kulay kasama po ng carrots. Continue na po sa pag-i-stir mga tropa kids. FYI po, ang gambas po, ang ibig pong sabihin yan is hipon sa Spanish. Kaya huwag po kayong magkamali at baka mapagkamalan nyo po na yung gambas po ay uri po ng pagluluto. Ang ibig pong sabihin ng gambas is shrimp, yan po, para po maintindihan nyo po. So, isunod na po natin yung ating chili flakes. Yan po yung magbibigay sa kanya ng kulay. Isunod po natin yung ating sugar. Mostly po, ang pagluluto po ng plain or authentic na gambas ay ginagamitan ng tomato sauce. Yun po yung ginagamit nila sa pagpapapula po ng ganitong putahe. Kung inyo pong ma-search sa ibang mga nagluluto nito, ang nilalagay po nila is tomato sauce. Pero para sa akin, mas gusto ko po yung ganitong style compare po pag nilagyan po natin ng tomato sauce kasi ayoko po ng medyo maasim. So, itry nyo rin po. Baka po magtaka kayo na yung aking version ng seafood gambas ay walang tomato sauce. So, itry nyo lang po muna to tapos itry nyo rin po yung mga nakikita nyo po sa iba na nagluluto nito. So, ilagay na po natin yung ating siling pangsigang. Again, this is also an optional. Nilagay ko lang po ito para medyo may anghang lang po siya ng konti. Actually, hindi naman po talaga manghang yung siling pansigang. Parang additional kulay lang din po sa kanya. At at the same time, pampabango. So, lastly, ilagay na po natin yung ating onion leek. Serve po yan as a garnish. Mabisa po yan na pang-garnish sa ating po mga niluluto. Kasi mayroon po siyang kakaibang aroma, kakaibang amoy. Mostly po sa mga Asian country, lalo na po sa mga Chinese, Korean, yan po yung ginagawa nilang pang-garnish.
Unlike po sa mga western side, hindi po sila masyadong gumagamit niyan. So sa pagtatapos po ng ating pagluluto, kung mayroon po kayong extra na sesame oil or any rice wine, pwede po kayong mag-additional sa ating menu. So ladies and gentlemen, ito na po yung ating mixed seafood gambas. So mga katropa, salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ito pong inyong katropa, Chef Angel, na nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo. Lagi, God bless! Thank you mga tropa kids. Tinapos nyo po yung aking episode video sa araw na ito. Sana po nag-enjoy po kayo dahil isa po yan sa pinakamarami nag-request at marami pong nag-aabang sa aking tinampok na video. At kung meron pa po kayong ibang request at mayroon po kayong gusto ipa-shout out sa akin, please huwag po kayong mahiyang mag-comment po sa comment section below sa ilalim po ng video na ito. Mayroon po maliit na box po doon, may pangalan po comment. Mag-comment na po kayo doon kung gusto nyo po iparating sa akin at pipilitin ko po makapag-reply sa inyo kahit mahina po yung aking signal dito sa barko. So papunta po kami ng China ngayon. Sana po pagdating ng China, magkapag-upload na naman po ako ng mga iba pang video. So again, nagpasalamat po ako sa inyo sa patuloy pong suporta sa aking channel sa Chef Angel Kitchen. Shout out po sa isa pong vlogger na nag-comment sa aking latest video, si Maria B. Yan po yung pangalan na kanyang YouTube channel. Thank you, ma'am. At isa ding YouTuber na ang pangalan ay si Jibo Pugoy. At shoutout din sa isang YouTuber din na ang pangalan po ng kanilang YouTube channel is The Poncianos. Search na lang po sa YouTube. At sinashoutout ko rin po si Miss Gisa Tapales. Sinashoutout ko rin po si Pita Saita Urikila. At special shoutout po sa nag-comment po sa akin this video. Napakaganda po ng kanyang comment. Isa din po siyang chef at mayroon din po siyang YouTube channel, si Ma'am Mimi Bills Cooking Vlog. Yan po yung kanyang pangalan ng kanyang YouTube channel, Mimi Bills Cooking Vlog po. At sinashoutout ko rin po yung aking daddy cool na si Danilo Vicuncillo na nag-comment din po sa aking video. Thank you po, daddy cool. At sinashoutout ko rin po yung isa ko pong masugid na taga-subaybay at loyal subscriber na si Ma'am Sinayla Sibilia. At pinapa-shoutout niya rin yung kanyang pamangkin na nasa OMAD ngayon na nanonood din daw sa akin, na si Miss Diane Rose Vinos. Yan po yung pangalan na kanyang pamangkin. At sinashoutout ko rin po yung lahat po ng Sibilia family dyan po sa Iligilos, especially po dyan sa Manduriaw kung saan po ako lumaki. Shoutout po kay Miss Angela, the architect, yung aking magandang anak. Shoutout din po sa aking asawa, si Chef Estrella. Thank you. So hanggang dito na lang po mga Tropa Kids. Sana po patuloy po kayong mag-support sa aking YouTube channel, sa Chef Angel Kitchen. At kung inyo po nagustuhan yung aking mga video, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito po again ang inyong tropa, Chef Angel, na nagsasabi po sa inyo, keep safe at mag-ingat po kayong palagi. Goodbye for now!